One, two, three, four. Nang sa ganun ay ma-inform sila sa ating mga gawain.
Maaari din natin silang sabihan na mag-online 5 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Pangalawa, get ready. Pag-set tayo ng ating mga alarm dahil ang ating sanding service ay magsisimula at 9 o'clock in the morning. Ihanda rin natin ang ating mga puso to worship and glorify God. Para ma-receive naman ang notification para sa ating online service, pumunta lamang sa ating Facebook page, The Jesus Christ Learning Foundation of Truth Church, at hanapin ang premier post at i-click ang Get Reminder button. Last but not the least, focus. Avoid multitasking o iwasan ang paggawa ng iba pang mga bagay. Ibigay natin ang ating buong atensyon sa mensahe ng ating Panginoon. May mga ibibigay na handouts ng ating mga kapatiran at pwede nyo yung i-download sa inyong mga cellphone. Ito rin ay pwede nyo sagutan during the service. Ang mga handouts na iyon ay naglalaban ng mga key points at mga key verses. Makakatulong ang mga handouts na ito upang makasunod tayo sa message ng Word Deliverer. At yun lamang at maraming salamat. We can't wait to worship with you, mga kapilar! Bye! Good morning, JCPFDC family, and welcome to our Sunday service. We're on our fourth and last Sunday for the month of June. Napakabilis po ng panahon. And although tapos na po tayo sa ating anniversary series called Rooted, I want us to stay rooted in God's love this morning. I want us to sing about love this morning dahil sa dami na nangyayari sa paligid natin, sa dami ng negativity, sa dami ng kaguluhan na nangyayari, what we need is to be reminded of God's love, and what we need is to be filled with God's love. And that's what we're going to do this morning. Pupunuin natin ang sarili natin, pupunuin natin ang mga puso natin ng pag-ibig ng ating Panginoon. And join us, dahil alam namin na kahit hindi tayo magkakasama, ay kumikilos sa Panginoon sa lugar na to at kung nasaan man tayo ngayon. Let's sing praises to Jesus. Mountains and sing, your river runs so low.
this place, Panginoon, and patuloy kang kumikilos ngayon sa umaga na ito, Panginoon. And we thank you from the moment na ginising niyo kami, Panginoon, hanggang sa ngayon na nagsasamba kami sa inyo, Panginoon, ay patuloy niyo po kami inaatan at tinatawag, Panginoon. We thank you for this wonderful day, for this wonderful Sunday morning, Lord God, and that we're able to worship you, Lord God, and we're able to have fellowship and to learn about you. Trust you this day, Lord God. Ikaw po ang maging focus namin sa buong araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang pupuno sa amin ngayong umaga ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy kaming sasamba ngayong umaga sa inyo, Panginoon. Thank you. We love you. Amen. Let's continue to sing praises as we sing This Is The Day. This is the day you made.
pag-aalinlangan, Lord God, dahil alam namin na anytime, Lord God, pwede ka namin lapitan, Panginoon. Ikaw lamang ang kaya namin lapitan sa kahit na anong bagay, Panginoon. Whether good things or bad things are happening in our life, Panginoon. Ikaw ang patuloy naming sasambahin. Ikaw ang patuloy naming itataas sa aming buhay, Lord God. We continue to pray for all the things that are happening, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na maaari hindi namin naintindihan lahat ng nangyayari, Lord God. Dahil tao kami, Lord God, and we only have limitations sa aming pag-intindi sa mga nangyayari. But with your wisdom and knowledge, Lord God, and through the light na nanggagaling sa inyo, Panginoon, alam namin na magagabayan kami as we go on with life. Maiingatan kami, Lord God, sa bawat araw na darating sa aming buhay, Panginoon. And we continue to offer to you our lives, Lord God. We offer to you the songs of praises, Panginoon. We offer to you lahat-lahat ng sa amin, Panginoon, dahil you deserve only the best, Panginoon. You deserve our 101%, Panginoon. At yun ang patuloy namin ibibigay, Lord God, sa buong buhay namin, Panginoon. And we pray that you continuously bless us, Lord God, continuously use us, Lord God, na maging living testimony kami, Panginoon, sa bawat taong nakakasalamuhan namin. Sa school man to, sa trabaho man to, sa aming mga pamilya, Panginoon, lahat po na hindi pa nakakakilala sa inyo, ay gamitin niyo po kami, Lord God, to make you known, Lord God, hindi lamang sa simbahan ito, but outside this church, Panginoon. Ikaw po ang kilalanin, Diyos, tagapagligtas, Lord God, ng bawat tao sa buong mundo, Panginoon. That is our prayer, and we hope that we may be able to live out the purpose, Lord God, that you have imparted in our lives, Lord God. We cannot wait for all the great things, for all the amazing and wonderful things that you have prepared for us, Lord God. And what we're going to do lamang, Panginoon, ay sambahin ka, purihan ka, at magtiwala sa mga salita mo, Lord God, sa mga kaya mo pang gawin sa aming buhay, Lord God. We praise you, we honor you, we glorify you in our lives. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Sunday to everyone. For our tithes and offerings, let us read our text from 1 Kings chapter 17, verses 13 to 16. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." She went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. For context to the story, God has sent Elijah to Zarephath, where a widow was to provide him with food. At those times, Israel was going through a really serious drought. It is a punishment sent by God to Israel under King Ahab's rule for worshipping Baal. The widow met a stranger, Elijah, who asked him for food and water. And she replied in 1 Kings chapter 17, verse 12, "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I do not have any bread. Only we have a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering few sticks to take home and make a meal for myself and my son so that we may eat it and die." Ito ang normal na reaksyon ng isang tao pag nilapitan mo siya gayong siya mismo ay nakakaranas ng pagsubok o paghirap sa kanyang buhay. Bakit kita tutulungan kung ako mismo ay nakakasapat lang? Bakit kita tutulungan gayong hindi ako sigurado kung makakain pa ako kinabukasan?
sa panahon natin ngayon na nandito tayo sa COVID-19, ito rin mismo ang dinaranas natin. Kahit saan ka lumingon, meron mga taong nawala ng trabaho, meron mga taong bumaba ang sahod dahil sa reduced work hours. But even in these trying times, as Christians, we look on God as our provider. In Philippians chapter 4, verse 19, it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Pero paano natin ma-unlock ang mga blessings na nilaan ng Panginoon para sa atin? Number 1, let us show generosity and kindness to other people. In Matthew 25, verse 40, God says, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you have done for me." Church, God is calling for us to soften our hearts to the needs of these people. Let us be generous and kind that we may address those needs to the best of our abilities. Number 2, let us show our trust and our faith in God. In the story, the widow only has a single bread. That's all she has. That single bread is what will sustain her and her child. However, she gave it to Elijah. Isipin natin yun. Isang tinapay, yun na lang ang kakainin nila. Pero binigay pa niya at inalay sa Diyos. Not only did God give back what He has sown, He multiplied what He had given her by faith. In verse 16 of our text, it says, "For the jar of flour was not used up, and a jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah." This just shows that God multiplies what we give Him. I want us to look back and ask ourselves, why did God send Elijah to this widow? Alam ng Diyos na may tagtuyo. Alam ng Diyos na isa lang tinapay ang meron silang mag-ina. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon na iangat siya sa sitwasyong meron siya. Gusto ng Panginoon na ma-unlock niya yung blessings na para sa kanya. Kapatid, ngayon, tignan mo yung palad mo. Isipin mong andyan ang binhi na meron ka. Maaring yaman, maaring talino o oras. Gaano man karami o kakonte ang nasa palad mo ngayon, hindi yan magbubunga kung hindi mo yan ihahasik. Ngayong araw na to, ipinapaalala ng Diyos sa atin na masagana at umaapaw ang pagpapalang inilaan niya para sa ating lahat. Ang kailangan mo nang gawin ay iasik mo ang binhing nasa palad mo ngayon. Para mag-work ang Panginoon at papaluguin niya ito ng 10 beses, ng 30 beses, ng 60 beses. In Malachi chapter 3 verse 10, God says, "Test me, says the Lord Almighty, see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not enough room to store it." Maraming salamat. God bless everyone. Magandang umaga po mga kapatid sa ating kapatiran dyan sa bayan-bayanan, sa Main Church, sa San Pedro, the Philippines, and beyond.
ito po ay nakalagay doon sa ating vision. At ako po ay naniniwala na yung vision natin ay natutupad na sa ngayon dahil ayon po sa aking pagre-review doon sa ating mga videos ay marami po ang nakapanood. Mayroon 400, 300 at lalo na nung ating anniversary, umabot po yun ng 700 plus. So natutuwa po ako dahil nagaganap na nga at natutupad yung ating pangarap na maganap yung ating vision at ito po ay magawa natin ng lubusan. So sa umaga pong ito, nais ko po kayong bigyan ng salita ng Diyos na tinatawag po nating very basic. Kasi doon po sa basic, yung mga Kristiyano ay kalimitang natitisod o nanghihina. Pero pagka binigay natin yung katuruan na mahirap, parang maraming agam-agam. Pero dito sa tinatawag po nating basic study o learning, nahihirapan tayong gawin kasi nga pangkaraniwan na natin ginagawa ang mga bagay na ito. So, yun po ang napili ko at kinuha ko po yung aking ihahayag ngayon dito po sa libro ng tinatawag po nating Gaining Confidence in a Crumbling World. So, ito po ay isang series pero pumili lang po ako ng angkop para sa ating lahat upang tayo po ay maging maayos sa ating pamumuhay, lalo-lalo na sa pandemic na ito na tayo ay dapat mamuhay ayon sa sinasabi sa atin ng Panginoon. So, ang pinili ko po sa umagang ito ay yung tinatawag po nating Practical Ways to Overcome the Influence of the World. So, yun po yung isang kataga yung overcome, kapag ka i-define mo ang ibig sabihin niyan, ay dapat ikaw ay isang mananagumpay dahil ikaw ay tagasunod ni Jesucristo. Kung ang lahat ng bagay na yan ay nagawa ni Jesucristo, dapat ikaw o ako na sumusunod kay Kristo ay ginagawa at nagiging tagumpay rin. So, ang ating pong pag-uusapan ay makikita po natin sa 1 John chapter 5 verse 4 hanggang 5. At ito po yung sinasabi, "For everyone born of God overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God." Tayo po muna ay manalangin. Salamat po o Diyos sa pagkakabasa ng iyong mga salita. At sa mga oras na ito, kami ay naniniwala ng salitang ito ay titihim mo sa aming mga puso at sa aming mga isipan at hinihiling sa iyo na ang lahat ng ito ay tumubo upang ito po ay lumago, mamunga at ang bunga nito ay maibahagi namin doon sa mga tao na nangangailangan ng iyong salita. Kaya nga Diyos, buksan mo po ang aming isipan, spiritual ears and spiritual eyes upang lahat ng ninanais mo sa umagang ito ay tunay nga po na ma-absorb ng aming utak upang masunod po namin ang lahat ng mga iniuutos mo sa amin. Salamat po Ama, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo at sa pagsama ng Santong Espiritu. Amen at Amen. So malinaw na malinaw po yung sinasabi din, sinasabi ng John, "For everyone born of God overcomes the world." And tayo po ay ipinanganak sa Diyos at tayo ay sa Diyos.
So kung tayo ay ipinanganak para sa Diyos, dapat ay kaya nating talunin ang lahat ng impluwensya ng sanlibutan. Bakit nga ba ang tao, kahit na Kristiyano, ay naiimpluwensyahan pa rin ng mundo? Marahil po dun sa tinatawag po nating desire, pang-akit ng mundo, yung kagandahan na binibigay nito. Pero kung titingnan mo po, pagka tayo na pailalim dito sa sinasabing ito, na ang sanlibutan ay makamta natin ng buong buo, ngunit mawawala naman ang ating kaluluwa, eh nakakaawa naman tayo. Sapagkat hindi ito yung layunin ni Jesucristo nung siya ay bumaba dito sa lupa. At sino daw din yung sinasabi dito, sino daw dito yung makatatalo doon sa impluensya ng sanlibutan? Yung pong sinabi sa may bandang huli, sa verse 5, sabi din, only he who believed that Jesus is the Son of God. And ako po ay naniniwala at kayo ay naniniwala na ikaw ay tinawag ng Diyos bilang mga anak niya. At tayo ay co-heirs of Christ doon sa kanyang kaharian. Kaya naman mga kapatid, sa pagkakataong ito, dapat po nating bulay-bulayin ang salitang ito na dapat po tayong maging mananagumpay sa mundong ito. At ang una pong napili ko doon sa ating pag-aaralan ay sabi po yung number one ay make decision to walk in newness of the life on the straight and narrow path of the just. Magbigay daw po tayo o magbitaw tayo ng desisyon na lumakad sa bagong buhay na matuwid. At tayo ay lumakad doon sa tinatawag na makitid na daan ng mga hinirang. At meron po sinasabi ang Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ito po yung mababasa natin doon. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang dooy nagsisipasok. 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. So pag kung ating pong nanamnamin at pag-aaralang mabuti yung ating pinasok sa lugar na ito, makikita natin na sinasabi po ni Mateo na tayong lahat ay inanyayahan. Kaya nga po, tayo ay naandito dahil tayo ay lumalakad doon sa pintuang makipot at doon sa daang makitid. At kapag ka ikaw ay pumasok doon, siyempre mahirap. Kaya nga, maraming tao ang siguro nakakita na o maraming tao ang inanyayahan para pumasok sa pintuang ito. Pero nung makita nila na may kakitiran ang pinto, nagdalawang isip sila na pumasok dahil ang tao ayaw niyang mahirapan ang kanyang sarili. Kaya nung makakita siya ng daan na maluwang, mas pinili niya yung maluwang na yon at nakita niya mas marami ang nakakasumpong nito at marami nakakakita at marami ang dumadaan dito. Sapagkat maluwang, madaling daanan at kasabihin mo, majority siguro ito. Hindi naman siguro pag pababayaan ng Diyos na yung mga majority ay mapapunta sa impyerno.
Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia, sapagkat kung sino lang po yung sumusunod sa utos ng Diyos, yun lamang po ang mapupunta sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga't tayo ay laging magdesisyon. Yung desisyon natin ay laging nakapix. Sabi dito, doon sa tuwid na daan ng pagbabago. At huwag na tayong lumisya. Minsan, sa paglakad natin sa makitid na daan, natitisod tayo. Di ba aling matisod? Sabi nga ni Pablo, ako ay nalulugmok pero hindi tuluyang naigugupo. Dapat ganun yung ating adikain, na sa paglakad natin, kahit tayo madapa, kinakailangan bumangon tayo. E baka naman pagka tayo nadapa, e bumalik tayo. Hindi tayo makakapasok sa pintuan yan. At sinabi sa Revelation, kapag ka ito ay nakabukas, walang magsasara. Pero kapag ka ito ay sinara ng Panginoon, wala namang makapagbubukas na. Di po ba? Yun ang malinaw na sinasabi dito. So, yung decision natin sa ngayon ay napaka-importante dahil yun ang panghahawakan ng ating Panginoon. And number 2, forsake the counsel of the unsaved worldly people and meditate on the word of God through personal study. Ito po ang nakalulungkot sa ating mga Kristiyano, hindi naman lahat, yung ilan na nakakilala na sa Panginoon. Kapag ka siya ay nagkaroon ng problema, ang pinupuntahan niya yung kanyang kaibigan na hindi Kristiyano. Yung kanyang kasamahan sa trabaho na hindi Kristiyano. Mga kapatid, tayo po na tumanggap kay Kristo ay itinuring ng Diyos na mga anak niya. So kung tayo po ay itinuring ng Diyos na mga anak niya, mahiyaan naman po tayo na yung ating Diyos ay makapangyarihan. Pero kapag ka may problema ka, doon ka pupunta sa doon sa hindi nakakakilala ng salita ng Diyos. Hindi nga siguro nagbabasa. So bakit ka pupunta doon? So malinaw ito sinasabi dito, forsake the counsel of the unsaved and the worldly people. And pag-aralan mo yung salita ng Diyos. Sapagkat kapag ka pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos sa lahat ng mga aral na ninanais mo. So meron pong sinasabi ang awit, Chapter 1, verse 1, at napakaganda ng sinasabi po dito. Sabi ay, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama. Diba, nakinig nyo? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama. Eh, yung bang unsaved ay masama? O kayo na po ang nagsabi niyan. Kung siya po ay hindi tumanggap sa Panginoon, sino ba yung kanyang pinapanginoon? Diba? Itong mundong ito, at ang mundong ito, ang nagahari dito, ay ang Diablo. Ikaw ay anak ng Diyos, kaya mas mataas ang katatayuan mo sa kanila kung ikukumpara sa katatayuan mo sa ngayon. Dahil ikaw ay itinuring na anak ng Diyos. So, bakit pupuntahan mo yung mga kaibigan mong hindi ligtas? Yung mga worldly people ang nasa isipan natin.
Bakit pagka dumating yung problema, hindi natin ikonsulta sa ating Panginoon Diyos? O kung hindi tayo nag-aalanganin tayo na tumawag sa Diyos, merong Biblia, and meron kang pastor, and meron kang church, at meron kang mga kapatid. Yun ang dapat unahin mo na gawin, hindi yung mga unsaved o yung mga tao ng sandibutang ito. At kung itutuloy po natin yung sinasabi ng awit, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manlilibak. So, ito yung mga worldly people eh. Mabuti lang sila sa iyo kapag ka sila ay nakikinabang. Eh paano kung hindi ka na nila pakikinabangan? So, hindi ka na rin nila pupuntahan. Dahil ang gusto lamang nila ay makinabang sa iyo. So, for say, kapag ka may problema ka, unahin mong tawagan ang Diyos. So, wag mong ibalita ito doon sa iyong mga kaibigang hindi ligtas. And number 3, study Bible character who shone as light in the midst of darkness and moral decay. So, para madaig natin o matalo yung impluensya ng sanlibutan, pag-aralan natin o tingnan yung mga Bible character. Katulad halimbawa nitong si Abraham, yung sinasabi po sa Genesis chapter 12 verse 1 hanggang 2, ito po yung ating mababasa. Sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupain ituturo ko sa iyo at gagawin kitang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging kapalaran. So, ito pong si Abraham, dito sa Genesis, Abraham pa siya eh, Abraham. So, ang buhay ni Abraham ay hindi lingid sa ating Panginoon. Kaya't nakita niya na itong si Abraham ay may potential na maging leader ng kanyang bansa, ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, umalis ka dyan, Abraham, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, at pagka naandun ka na, ay gagawin kong napakaraming ng iyong mga lahi. So, yun ang pangako sa kanya ng Panginoon. So, kung tayo po ay nasa sanlibutan, no, at gusto po nating talunin itong daigdig na ito, itong world na ito sa ating ginagalawan, gawin po nating halimbawa yung mga Bible character na nagtagumpay dahil sa pagsunod sa kanilang Panginoon. Hindi madali yung dinanas ni Abraham dahil yung pangako ng Diyos sa kanya, nagbibigyan siya ng anak, ay naganap ng matanda na siya. At si Sarah na kanyang asawa ay napakatanda na rin. Almost 100 na. Paano ba magkakaanak yon sa lahi natin ngayon? Pagkadating mo ng mga 60, eh hindi ka na magkakaanak yung mga babae. Sa mga lalaki, pwede pa, di ba? Pero sa mga babae, hindi na mangyayari yon. Pero dahil ito ay pangako sa kanila ng Diyos, pangako kay Abraham,
nagkaanak siya una sa kanyang concubine at pangalawa, yung tunay na pangako ng Diyos kay Abraham kay Sarah. So, ipinanganak yung tao na magiging lahi ng buong daigdig. At ang lahi niyan ay nagmula sa ating amang si Abraham. So, isa yun sa mga karakter. Maraming karakter. Si Noah, di ba? Sila yung mga tao na nung gunawin ng mundo ang daigdig sa pamamagitan ng baha, yung lahi lamang niya ang natira. Kaya yung sinasabi natin kanina na pagka nasa majority ka, always win, hindi po totoo yun. Sapagkat kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun lang ang pwedeng mangyari. Si Noah, si Moses, sabi natin, ay mga tao ng Diyos yan eh. Ay papaano po si Shadrach, Meshach at Abednego? Hindi sila talagang mga leader. Sila ay katulad din natin na pangkaraniwang tagasunod ng Diyos. Pero nung sila ay ihulog sa pugon na 7 beses ang init, ni nag-amoy sunog ay hindi nila naranasan dahil kasama nila ang Diyos doon sa pugon na yon. So, kung ganun ang mangyayari, itong mga Bible character na ito ang magiging halimbawa natin na kung napagtagumpayan nila yung mga bagay na yon, mapapagtagumpayan din natin dahil yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Jacob, yung Diyos ni Moses, at Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay Diyos din natin na tinatawagan. At ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. So kung ito ay makapangyarihan sa lahat, kung sila ay naging matagumpay, tayo man na sumusunod sa Diyos at tumanggap sa ating Panginoon Jesu Kristo ay magiging matagumpay din. And number 4, do not love the world or anything in the world. So ito po isang kasabihan na talagang dapat po nating sundin dahil meron pong napakagandang aral ang sinasabi dito. At yun po ay mababasa po natin sa 1 John chapter 2 verse 15. Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nanas sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Yun po ang sinasabi dito na huwag po nating mahalin ang mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay parang dumaan lang. Itong mundong ito ay mawawala. Ang mundong ito ay lumuluma. Ang mundong ito ay mawawasak. Dahil yun ang sinasabi ng kasulatan na magkakaroon ng bagong mundo. At kung ang mundong ito ay mawawasak at minahal natin ang mundong ito, makakasama tayo doon sa pagkawasak. At yun ang laging sinasabi ng mga nangangaral. Huwag nating mahalin ang mundong ito at lahat ng bagay na nasa mundong ito. Meron pang sinasabi sa James Santiago 4:4. Sabi po dito, hindi ba ganyo nalalaman na ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikiaway sa Diyos. Di ba? Kapag ginawa mo daw kaibigan yung sanlibutan, ay kaaway ka ng Diyos.
anong pipiliin mo? Maging kaaway ka ng Diyos o maging kaibigan ka ng sanlibutan? Siyempre, pipiliin natin yung maging kasama natin ng Diyos. Sapagkat, yun naman talaga ang ninanais natin. Dahil nga, ang mundong ito ay mawawala. Kung mawawala ito, papaano na tayo na umaasa sa sanlibutan? Diba tayo yung pinakang kawawa kapag ka tayo ay nakasama sa sanlibutan? At ang isa pa, ang sanlibutang ito ay nilikha lamang ng ating Panginoon Diyos. Kung ang ating Panginoon Diyos ay lumikha ng sanlibutang ito, hindi ka ba niya kayang bigyan ng mas mabuting lugar para sa iyong buhay? Siyempre, yun po ang ninanais ng Diyos. Yung makapiling natin siya dun sa kanyang kaharian ay sapat na. So, hindi kayang ihambing anuman yung mga yaman, anuman yung mga pilak, ginto, at anumang karangyaan ng sanlibutang ito. Kukupas, lilipas, at mawawala ang lahat ng yan. So, wag po nating mahalin ang mundong ito at ang mga bagay na nasa mundong ito. And panglima, develop close relationship with committed Christian. Diba, napakagandang tingnan na kapag ka ikaw ay Christian, ang kasama mo Christian din. So kung ikaw ay Kristiyanong tinatawag, huwag kang makikibarkada doon sa mga hindi Kristiyano. Halimbawa, Kristiyano ka, ang kabarkada mo mag-iinom. Kristiyano ka, ang kabarkada mo magsasabong. Kristiyano ka, ang kabarkada mo mga durugista, mga magnanakaw, at kung ano-ano pang kriminal na ginagawa sa mundong ito. Pagka po nangyari na ikaw na sila ay nahuli dahil kasama ka, nakakahiya na ikaw na Kristiyano ay nahuli na nagnanakaw. Ikaw na Kristiyano ay nahuli na nagsasabong. Ikaw na Kristiyano na nahuli na nakikipagbasag ulo. Di ba nakakahiya yun? So, ano pa ang dapat nating gawin? Dapat i-develop natin yung close relationship natin sa committed Christian. O kung hindi man siya committed Christian, yung Kristiyanong alam mo na maaasahan. At meron po sinasabi ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi po dito, bad company corrupt good character. Totoo po yan. Katulad po halimbawa sa isang basket ng kamatis, kapag po yan ay merong nahalong bulok, hindi po magtatagal, lahat yan ay mabubulok. Bakit? Yun po sinasabi ng Corinthian, bad company corrupt good character. At sa Tagalog po, ito yung sinasabi, huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng mga magandang ugali. Totoo yan, mga kapatid. Marami na tayong kilalang ganyan, Kristiyano, pero nung mapabarkada sila doon sa mga taong akala nila ay maasahan, napahiya sila sapagkat karamay sila doon sa kanilang mga kabulastugang ginagawa. So, kung lahat ng ito ay ating magagawa, tiyak na tayo po ay magtatagumpay at ang sanlibutan hindi kayang impluensyahan ang sino man sa atin dahil nasa atin ang salita ni Jesucristo. Kung tayo ay laging na kay Kristo, hindi tayo mawawala
sa paningin ng Diyos. And para sa ating conclusion, ito po yung nakita ko nung pa mga word na dinaanan ko, ito yung lagi kong kinukote. Philippians chapter 4 verse 3, I can do all things through Christ who strengthened me. Ano man ang kahinaan mo, kapag ka ikaw ay na kay Kristo, siya ang magpapalakas sa iyo at kaya mong gapiin at hindi ka maiimpluwensyahan ng sanlibutan ito. So, piliin po natin yung tama. Sumunod po tayo at huwag magpa-impluensya sa sanlibutan ito. Magandang araw po. At sa mga susunod na araw, at para doon sa mga nanonood na hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon, kung nais po ninyo na magkaroon ng buhay na kasiyasiya, simple lang po ang solusyon. Tanggapin mo lamang po ang ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay kanyang mapapasukin sa kanyang kaharian. Kaya kung ikaw ay gustong tumanggap sa ating Panginoon, sumunod ka sa aking panalangin at ariin mo ito at tayo ay mananalangin sa ating Panginoon. Salamat po, Hesukristo. Sa mga oras ito, tinatanggap kita sa aking buhay. At ang lahat ng kasalanan ko ay pinakakawalan ko. At inaamin ang aking kahinaan. Inaamin ang aking kasalanan. Buhat pa ng aking magkaisip hanggang sa ngayon na ako ay iyong tawagin. Jesus ng aking buhay, ikaw na ang magmay-ari ng katawang ito. Dahil tinubos mo ito ng iyong dugo, kaya ikaw ang may karapatan na magmay-ari ng aking buhay. Ibinibigay ko ito sa iyo upang ako'y mapanuto sa buhay na ito. At tinihiling sa iyo, Hesukristo ng aking buhay, na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagparito ay matagpuan mo ako at nang ako'y makasama mo doon sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa pangalan ni Kristo, aking tagapagligtas. Amen. At amen. At para naman po doon sa mga nangangailangan ng dasal, panalangin, kung ano man po yung inyong kahilingan, lumapit po tayo sa Diyos at tayo ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, kami pong lahat na dumudulog, mayroong kabigatan, mayroong mga problema, mayroong mga sakit, kaming mga nawalang ng trabaho ay umaasa sa iyo dahil ang iyong kayamanan ay napakarami at hindi mauubos. Kaya't kami sa iyo ay dumudulog at inilalapit po namin ang lahat po ng aming mga pangangailangan upang ito po ay magkaroon ng katugunan. Salamat po, Diyos, at ang lahat ng ito ay aking dinadalangin sa tanging pangalan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen at amen. Maraming salamat po. Hi everyone, this is Gian, and as per our synchronized house prayer, magkakaroon din po tayo ng changes. Instead na magbigay kami ng mga Bible verses na inyong babasahin at i-discuss with your families every day, we'll be giving out one book from the Bible, and the number of chapters to be read every day will also be announced. Ina-encourage namin kayo to read the chapters on your own.
family sharing and discussion ay magaganap tuwing 7 p.m. Share ninyo ang inyong mga thoughts at ang mga verses na tumatak sa inyo sa ating Facebook group kasama ng picture ng inyong family. For our announcements, our services will still be happening online until further notice. Our Sunday services at 9 a.m. Our midweek services every Thursday at 7 p.m. And our prayer and fasting every fourth Saturday of the month at 9 a.m. You may watch them premiere live on both our Facebook page and our YouTube channel. Our breaking of the bread happening every first Sunday of the month right after the word delivery. Discipleship group discussions will still push through online. Do coordinate with your DG leaders to set up an agreed schedule. We also have our synchronized house prayer happening every night at 7 p.m. Scripture or book of the day will be posted on our Facebook group. For more updates, you may follow us on these accounts. For Facebook, facebook.com/JCPFTCPillar or facebook.com/JCPFTCPPO. For our Instagram, it's @JCPFTC. And for our YouTube channel, it's Pillar Worship. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.